Showbiz fanatics, mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla, abay may pinatunayan kay Miss Catherine Bernardo recently na siyang napag-uusapan ngayon online. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga Katniel fans, mga nagmamahal kay Daniel Padilla at kay Catherine Bernardo. Maraming maraming salamat sa inyong palagiang panonood. And for today's video, pag-usapan natin ito dahil sa Instagram account po, official Instagram account ni Miss Catherine Bernardo, ay nagbigay siya ng life updates. Ano? So, pinakita dito na talagang she really spent her days dito po sa kanyang family matapos po yung kanyang bakasyon sa Melbourne, kung saan nanood po siya doon ng concert ni Miss Taylor Swift, no? Nandoon po siya at pinakita niya yung ilan sa mga behind the scene na talaga namang masasabi natin na in-enjoy ni Miss Catherine Bernardo. At may mga videos din po na nagkalat ngayon sa Twitter kung sino-sino yung mga kasama niya. Sabi niya that is a first solo travel niya papunta po ng Melbourne. Habang itong si Mr. Daniel Padilla naman ay nag-i-enjoy din ngayon sa Vietnam. So kung mapapansin natin, talagang magkala yung bansa yung kanilang pinupuntahan. At base po sa mga updates na ipinupost nila sa social media at naispatan sila ng ilan sa mga fans, no, na napipicturean po sila, eh talagang puro solo travel ang ginagawa nila ngayon. Sinasabi nga po nila, 'di ba, parang 'yun po yung part ng kanilang healing process doon sa kanilang pinagdaan ng breakups. At gayon din naman, sabi po ni Mr. Daniel Padilla ay magkakaroon po siya ng collaboration with Mr. Eli Buendia para sa kanyang nalalapit na concert. At meron din po siyang inaay na bagong movie with the Miss Diamond star Maricel Soriano. So yun po yung isa sa mga inaabangan natin sa kanya dahil malapit na rin ipalabas sa lahat ng sinihan yung kanilang movie ni Mr. Sanjo Marudo na ngayong araw na ito ay engaged na with Miss Ria Ataide. So yung kanilang movie ay magaganap na dahil pagkatapos ng breakups nila ni Miss Catherine, meron pong mga napabalita di umano na December dapat ipapalabas yun. Kaso nga lang parang nagkaroon po ng ganitong problema with Catherine and Daniel. Kaya parang napagkasunduan nila na parang i-delay muna yung paglabas ng movie. Pero this time ito na nga dahil pinag-uusapan din po ito. It was written by Avante News ngayon lang, of February 2024. Sinasabi po dito na ang mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla patok kahit walang Catherine Bernardo. Sinasabi po ng ilang online news na tila baga sunod-sunod ng mga projects and appearance nga nitong si Mr. Daniel and Carla Estrada sa publiko matapos ang pagpirma ng kontrata ni Daniel Padilla under ABS-CBN Star Magic. Ang bongga ng mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla dahil patok sila sa viewers sa recently nga ay muling napanood ang kapamilya noontime show na It's Showtime si Queen Mother, kung saan sinamahan at tinulungan niya maghanap ng searchy ang kanyang celebrity friend at especially for you searcher na si Miss Bia Veloso. Naging hurado siya sa tawag ng tanghalan at huli siyang napanood sa nasabing programa last August 2022 bilang hurado naman sa segment na Reyna ng Tahanan. Marami nga ang nakamiss kay Carla sa kapamilya noontime show at sa kulitan nila ni Vice Ganda, kaya naman tinutukan ito ng viewers. At ayon pa sa Nutang People in TV Homes rating ng AGB Nielsen Philippines, nakapagtala lang naman ang guesting ni Carla sa It's Showtime ng 5.7%, ang pinakamataas na rating na nakuha ng programa since 2020. Ito rin ang nangunang noontime show sa araw na yon sa Feb 17, dahil po mga lawa lamang ang It Bulaga sa TV5 with 4.3% at 2.7%.
67% naman ang nakuha ng tahanang pinakamasaya ng GMA 7 na nasa ikatlong pwesto. Patok rin ang online viewership ng kanilang appearance sa It Showtime dahil pumalo ito ng 271,236 live concurrent viewers sa Kapamilya Online Live. Samantalang nasa milyon na ang combined views ng network contract signing ng ABS-CBN at Star Magic na si Daniel hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa online world. Iba pa rin talaga ang hatak ni na Carla at Daniel sa viewers kahit na binaba sila ng ilang netizen eh. Mas marami pa rin ang nagmamahal at sumusuporta at tumututok sa kanila. Wish nga ng ilang mga fans na magsama ang dalawa sa isang proyekto. Kahit nga raw si Catherine Bernardo ay patok ang mag-ina ha. Kahit nga raw wala si Catherine sa eksena, patok pa rin itong si Carla at si Daniel Padilla. Kaya naman sabi ng iba, bongga girls. At dahil dyan narito ang ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa last update po natin kung saan sinasabing dinisiplina di umano ng ABS-CBN ito si Andrea Brillantes for being the third party story dito po sa Hiwalayang Katniel. So ito po yung komento ng isa, sabi po ng isang user, dapat lang naman disiplinahin na yan si Andrea at Daniel. Si Andrea dalawang beses na siyang sinalo namang ABS-CBN sa kahihiyang ginagawa niya. Remember yung scandal niyang kanyang totoo yun, pinagtakpan lang siya at nilinis ng ABS yung pangalan niya. Tapos ito na naman, another linis na naman ng ABS sa pangalan niya. Ay nako, kahit kailan hindi mahuhusgahan ng pagtatakip ang kasalanan nila ni Daniel, kaya tama lang na mag-punishment sila, di ba? Kundi aabuso lalo yung mga yan. Tsaka parang ma-realize nila kung paano ang pakiramdam ng bumagsak. Lalo may taong labis na nasaktan kasi kung ahayaan lang, lalong magiging abusado yung mga yan. Ayan. So agree po ang isang user na ito, no? Wala siyang name eh. Kaya another comment, sabi ni Joanne Jenny Jelly Novillas, good move ABS-CBN. Di lahat ng ginagawa ng talent nyo kahit mali, huwag konsintihin. Di natutulog ang Diyos na dapat tapos na kay Daniel. Now it's Andrea's turn. Prediction for her is totoo. Karma is not waving, it's moving na. Ayan. So marami talaga yung talagang medyo galit sa part na ito, no? Kahit sabihin na natin na wala pa pong pag-amin, wala pa pong parang confirmation, di ba? Kasi parang sinasabi kasi ng ilan na pinagtatakpan daw ng ABS-CBN si Andrea Brillantes with regards to this dahil pag may mga interview si Andrea ay may mga taga-ABS na talagang kung makapagbantay kasi pinagbabawalan siyang tanungin patungkol sa issue. And Alexis Manzano said, hay nako, kung talagang totoo yan, bakit si Andrea lang ba ang may kasalanan? Ano naman si Daniel ngayon? My God, kawawang Andrea, sa kanya na lang ibabagsak ang sisi. Sa taglay niyang ganda, galing at husay bilang artista na palagay ko naman, hindi basta-basta bibitawan ng ABS-CBN dahil sayang ang isang artista nila na katulad ni Andrea. Basta kami naniniwala at nagmamahal sa kanya, we're always here to support no matter what. So ito naman po yung isang one-sided na comment, no, patungkol naman na nagtatanggol kay Andrea Brillantes. Sabi nga ng ilan, 'di ba, let's give Andrea the benefit of the doubt kasi sabi po ng ilan sa mga online news na hindi lang daw di umano si Daniel ang may kasalanan or hindi lang si Andrea Brillantes ang merong kasalanan dito. Dapat daw i-punishment din itong si Mr. Daniel. Pero according po naman sa mga showbiz insiders na parang enough na parang na siya, na red flag na siya, diba? Dahil nga sa pagiging cheater niya. So, ang dami na pong mga words na hindi matanggap, katanggap-tanggap, ang tinanggap ni Mr. Daniel kasi dun sa kanyang contract signing, sinabi niya na lahat daw ng mga komento, messages, maganda man o hindi na natanggap niya, ay tinatanggap niya at nababasa niya. So, yun po yung kanyang statement sa kanyang contract signing. Sabi ni Florencia Ponce, dapat lang, walang delikadesa. Kahit sa mga interview, pag mabanggit si Daniel Padilla, tirik mata, napaka talaga. Magsama na kayo, pareho lang ewan sa inyo. Di bale kung isa lang, nakailan na. Ayan. Sobra talaga, no? Grabe yung pagiging
Kaya po yung case na ito, yung cheating issue na ito, na talagang parang naging public trial na siya. Dahil kung sino-sino na yung nagja-judge between Daniel and Andrea, pero hindi pa natin naririnig yung side ni Andrea. Tanging PH pa lang ang naglabas ng isang balita na si Andrea mismo ang lumapit kay Catherine para po sabihin ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Daniel. So kayo po, anong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe for more updates.